So, ito na ang ating i-blanch muna natin ang lamang loob ng baka. Dad, come on. We have to blanch all the internal parts of cow. Let it boil for 2 minutes. Isang kalderong laman loob ng baka. One part of cow internal part. Kaya natin pinapakuluan o binablanch para yung mga bubbles na yan mawala. Itatapon natin yan. Yan yung mga bubbles na yan. Overflow. So, at saka yung dugo ng itong beef flank, ayan o, oh, yung dugo-dugo na yan, kailangan mawala yan. Kaya pagkatapos yan, huhugasan natin lahat yan. So, after 2 minutes blanching, we gonna put on the sink. Hugasan ng mild hot, yung a little bit hot, a little bit warm. Ito yung beef flank. Ito yung honeycomb. Ito yung beef tripe. Ito yung lungs. Beef flank. Yung mga litid na tinanggal sa laman loob, yung sa beef lang. Ano pa ba? Okay. So, hugasan natin maigi bago natin palambutin. Ibabalik natin dyan sa kaldero mamaya. Basta hugasan lang ng maayos. Ayan. So, hayaan lang natin munang mag-drain ang tubig dyan. Dami na yan. Tama-tama sa malamig na panahon. Hindi ko muna sasabihin kung anong pangalan ng luto ang gagawin ko. Habang nanonood kayo, malalaman nyo unti-unti. Yung ating pinaglagaan na kaldero, kailangan hugasan din. So, ayan, oh, malinis na. At ito, huhugasan din natin ulit. Bago natin ibalik lahat dito sa kaldero. Palitan natin yung kaldero. Dito ko na palalambutin yung internal part ng baka. Ito naman ay yung dito na lang maggagawa ng ibang luto. So dito ko palalambutin sa malaking kaldero. So, tayo ay mag-uumpisa na
magluto. Lagyan natin ng buong garlic. Yan. At saka isang large na sibuyas. Yung malakba. Yan. At lagyan din natin ng itong ground black pepper na lang. Pwede rin buo. Ito, kabibili ko lang din ito. Lagyan natin ng isang kutsara na plat ang laman. Yan. Pagkatapos, lalagyan natin ng maraming tubig. Yan. And then, turn on the heat to high. So, yan. And then, tatakpan na natin. Uy, maliit. Ito. Uy, maliit pa rin. Ito. Ayun. So, pakukuluan natin yan ng mga an hour and a half or till tender. Ito o, may nilagang kamuti. Masarap na pang merienda yan. Isasabay na natin yung beef na yung cube. Sabay na natin. At saka asin na rin. Lalagyan na rin natin ng asin. Yan. Ayan. After 1 hour na pinalalambot natin yung laman loob ng baka, tayo po ay maggigisa naman dito. Huwag maraming cooking oil para lang magisa yung ating ingredients. So, unahin natin yung luya. Ayan. Gisahin natin ng hanggang sa maamoy yung bango, yung aroma. Ayan. Napakakunti naman yata ng mantika. So, patakan pa natin ng konti. Ayan. Bango. And then, pagkatapos, siyempre, isunod na natin ang bawang. Pwede na rin isabay ang, ano, ang sibuyas. Yan, bawang. Garlic. Ayan. Tapos, isunod na natin yung ating sibuyas. Ayan. At tignan natin yung ating pinakukuluang laman loob. Ayan. Yan, kukuha tayo ng sahog. Yung sangkap na yan, ilalagay natin dito sa ginisang bawang sibuyas luya. So, ayan na yung laman loob. Kumuha ako dito sa pinalambot ko. Kalahati lang ang kinuha ko kasi napakarami naman yan. So, igigisa na natin yan. Kamuntikan ng masunog. So, ilalagay na natin yung mga laman loob.
Tapos lagyan natin ng binabad na bigas. Masarap sana kung may ano malangkit yung steak rice. Ayan. Haluin natin. Tatlong cup yung white rice na yan. Ngayon, pagkatapos, kukuha tayo ng itong sabaw, yung pinaglagaan ng laman loob. Ayan po. Dadamihan natin. Diyan natin pa palalambutin yung lugaw. Tapos siyempre masarap na itong nilalagay na sabaw niya dahil andyan na yung pinaglagaan ng laman loob. Gagamit sana ako ng yung beef bones kaso masyadong mapat yun. Kaya laman loob na lang ginamit ko. Tinanggal ko rin yung mga konting taba-taba. So ayan, palalambutin natin yan. Ayan, nailagay na natin lahat yung sabaw, yung soup na galing dito. So hayaan natin kumulo mga 1 hour, medium low. Pero halu-haluin para hindi magtutong. So, ayan, luto na. Ako. Gagawa ng yung ginisang bawang. Dito gagawin. So, ito na ang ating lugaw guto. Ayan. Yan ang masarap na kainin pagka ganitong masyado ng malamig ang panahon. Ayan po, may garlic, may lemon juice, spring onion, mayroong sibuyas. Ito pa ang pampasarap. Ito yung laman loob. Ayun pa. So marami po yan. Andun pa sa kaldero yung iba. So sa dami nito, isi-save na lang natin yung iba. Pwedeng every 2 hours, kain ng kain. Alright. So kung nag-enjoy kayo mga kapatid sa aking pinakitang video kung paano magluto ng lugaw guto na beef, ay huwag kalilimutang i-like, comment, and subscribe my channel, Leonardo Di Guerto. At kung hindi pa kayo updated sa aking munting channel, ay huwag kalilimutang i-click ang notification bell para updated po kayo lagi sa susunod kong mga video. Bye-bye na po.